Magandang Pilipinas, mga kababayang Pilipino. Ang tatalakayin natin ngayon ay kung paano irespeto ang ating watawat at kung ano ang kanyang kasaysayan. Sinisimbolo ng bandila ang kalayaan ng mga Pilipino. Pero paano nga ba ang tamang paggalang sa watawat? At ano ang dapat iwasan nang hindi ito malapastangan ayon sa batas? Marami nang naging bersyon ang watawat ng Pilipinas. 1998 nang isa batas ang kasalukuyang desisyon nito na may kulay dilaw, bughaw at pula, tatlong bituin at araw na may walong sinag. Ang taksulok na puti ay sagisag na ginamit sa katipunan at ang tatlong bituin ay nagpapakita sa tatlong malalaking pulo ng ating bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao, na siyang unang ginanapan ng pagbabangon ng ating bayan. At ang araw ay siyang nagsisimbolo ng malalaking hakbang na ginawa ng mga anak ng bayang ito sa landas ng pagunlad at kabesnan. At ang walong sinang nito ay kasing kahulugan ng walong lalawigan na nagpasimula ng pakikipagdikma. Ito ay sa lalawigan ng Maynila, Cavite, Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija, pati na rin ang Bataan at Laguna at Batangas. At ang mga kulay naman ng watawat na bughaw, pula at puti ay nagpapagunita sa mga kulay ng watawat ng Norte Amerika. Bilang pagkilala natin ng malaking utang na loob na ipinamalas nilang pagkupkup na walang pag-aalinlangan sa atin sa una at hanggang ngayon. Nakasaad sa batas ang tamang pagrespeto at pagbibigay-pugay sa bandila. Ilan sa mga pinagbabawal ay ang pagpunit o pagdungis sa watawat. Bawal din itong gamitin bilang kurtina, pantakip ng anumang gamit o sasakyan o para sa disenyo o label ng anumang kumpanya. Hindi rin ito maaaring isabit ng pabaliktad at i-display sa ilalim ng mga litrato o gamitin sa mga gimikan. Hindi rin ito maaaring sunugin. Maaari lamang pong sunugin ang watawat pag ito ay sira-sira na. Parusa sa pagsusunog ng bandila, 5,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Maaari ka din makulong ng isang taon. Ngayon naman ipapaliwanag ko kung paano tiklupin ng wasto ang pambansang watawat ng Pilipinas. Una, kailangang hawakan ng dalawang tao ang magkabilang dulo ng watawat. Kailangang nasa kaliwa ang taong nasa unahan ng watawat. Kung nasaan ang araw, ang bughaw na panig ng watawat bago itupi pa ibabaw ang pula. Kapag nasa ibabaw, dapat maging katulad ng larawang ito ang itsura ng bughaw na panig. Ahatiin muli ang watawat gamit ang isa pang tupi pahalang at tuluyan ng itago ang pulang bahagi. Kapag tapos na nahati, itupi na parang maliliit na tagsulok ang bughaw na dulo. Ituloy-tuloy ang ganitong tupi at panatilihin ang tagsulok na hugis. Dapat lilitaw ang isang bituin at bahagi ng bughaw kapag natiklop na ang watawat. Ngayon, alamin naman natin kung nasaan na nga ba ang orihinal na watawat ng Pilipinas. Ito ang paglararawan sa orihinal na watawat ng Pilipinas na konsepto ni General Emilio Aguinaldo. Mas marahan ang kulay asul nito kaysa sa kasalukuyang pinag-uutos na kulay royal blue. Mas marami itong naging sinag noon, pero walo din ang mga naging dulo nito. At may mahiwagang muka. Nung iwinagayway ni General Aguinaldo ang bandila na ginawa ni Marcela bilang pagunita sa pagwawaging Pilipino laban sa Espanya sa Kawit, Cavite. Pero nasan na nga ba ang orihinal na watawat ng Pilipinas? Ayon mismo kay Aguinaldo, nawala ang orihinal na bandila habang umatras pahilaga sa Tayug, Pangasinan noong 1899. Ngunit ayon sa mga apo ng general, nasa kamay nila ito at makikita sa Emilio Aguinaldo Museum sa lungsod ng Baguio City na nakapaloob na sa isang net dahil naghihiwalay-hiwalay daw ang mga tela nito. Ang disenyo na mukha ng araw at iba pang palamuting laurel na nakapatong sa mga kulay bughaw at pula nito. Ang nasabing orihinal na watawat ay ibinurda nila Marcelo Agoncillo, kasamang anak nilang si Lorenza Agoncillo, at pamangking ni Dr. Rosy Rizal na si Delfina Herbosa na Trinidad. Tinahi nila ito sa tahanan ni Agoncillo sa Hong Kong. Ang bandila ng Pilipinas ay unang dumating sa Pilipinas sa pagbabalik ni General Emilio Aguinaldo noong 19 ng Mayo taong 1898. Yan basically ang tatak ng pagka-Pilipino natin. Yan ang simbolo na dapat binibigyang pugay at binibigyang galang. Ang pagrespeto sa bandila ay paraan din ng paggunita sa mga bayaning nagsakripisyo para makamit ang kalayaan tinatamasa ng mga Pilipino ngayon. Kung paano siya ginalang, kung paano siya nirespeto ng mga taong nauna sa atin, ganun din sana ang respeto na ibigay natin. Dito na tayo nagtatapos. Nabitin ka ba? Huwag kang mag-alala, marami pa tayong videong katulad nito. Kailangan mo lang i-click ang subscribe button upang updated ka palagi sa mga bigyong katulad nito.